Hello guys, and good morning. So, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa paggawa. Yung nakaraang nating topic ay tungkol sa globalisasyon, yung mga epekto ng globalisasyon. Sa video na to, tatalakayin natin yung paggawa at particularly yung kalagayan ng paggawa dito sa Pilipinas. So, magbibigay din ako ng mga experiences ko about sa paggawa. So, i-share ko yung mga experiences ko about sa trabaho. Sa experience sa mga sa aking adventure sa paghahanap ng trabaho sa Pilipinas. So ang ating video ay pinamagatan ko na kung ikaw ay isang bagong graduate at gusto mong magtrabaho, may makukuha ka pa kaya? So ayun yung sasagutin natin. And gamit yung aking experience. So, umpisa natin, no. So sagutin natin yung question. May makukuha ka pa? Ba? Sagutin na natin. So, actually, wala. Wala, pero depende. Depende rin sa task na pinag-aralan mo. Depende sa swerte mo. At depende kung may connections ka sa a-applyan mo na kumpanya. So, here's my story. Graduate ako ng TUP. At kinuha ko yung kurso na computer technology. Hindi ko alam kung available pa siya ngayon. But then, ayun yung kinuha ko dati. Year 2010. Yata yun. Makalimutan ko na. 2007 yata. Yeah. 2007. Pati yung memory ko, nagja-jumble na. So, graduate ako ng TUP or Technological University of the Philippines Cavite Campus. Sa mga hindi nakakalam kung ano yung TUP, ito ay isang technological school. Ibig sabihin, dito galing yung mga engineering ni students. Dito halos dito galing. Yung ibang engineering students dito galing. Mahirap makapasok dito dahil mahirap ang entrance exam. Mahirap dito makapasok. At pili lang yung mga makakapasok dito. And kasi mura lang ang tuition dito eh. Since ito ay isang government school. So, kaya pag-graduate mo dito talagang ibig sabihin, pinaghirapan mo. Ayun yun. So, 3 years yung kinuha ko na kurso. And, ang kurso na kinuha ko ay computer technology. And, ano lang siya, ladderized program. Kumbaga, level 1 lang yung kinuha kong kurso. Kasi, after ng level 1, may mga level 2, 3, and so on pa eh. Ma-share ko din. But then, yung ano lang, 3 years lang kinuha ko muna. Then, after kong mag-graduate ng computer technology, nagharap na ako ng trabaho. Kasi nasa tamang edad na ako noon. Around 19 na yata ako noon. 20. Nagharap ako ng trabaho. Naglakbay ako sa iba't ibang lugar dito sa Dasma. After ilang araw ako sa initan. Tuwing umaga kami naghahanap, inaabot kami ng tanghalian. Yan, may mga kasabayan kami. And tawag-tawag kami, uy, tara, hanap tayo ng work. Trabaho tayo, tara. Hanap tayo ng trabaho. So, ayan, ilang araw yung dumaan. Then, pasa kami ng resume. Ilang linggo pa yung nagdaan. Umattend kami ng mga interviews. Umattend kami ng mga examinations. Ilang buwan yung dumaan. Walang tumawag sa amin. Wala kaming natanggap na tawag mula dun sa kumpanya na nagsasabing, uy, natanggap ka sa kumpanya namin. Walang ganun. So, based on my experience, kung ikaw ay bagong graduate sa isang kolehiyo o isang universidad at gusto mong magtrabaho, may makukuha ka pa kaya? So, based on my experience, wala. Hindi totoo yan. After nung ilang buwan na yon, wala. Wala. Siguro meron kung magpatuloy pa kami na maghanap. Siguro after a year, siguro, maybe, hindi natin alam. But in that span of time, around 2 to 3 months yata kami naghanap ng work, wala. Kahit isa, wala. Walang tumawag sa amin kahit isa. So, napag-desisyonan namin ng mga friends ko. Sabay-sabay din kami nag-enroll sa TUP. But di natin pagpatuloy, punta tayo ng level 2. Level 1 lang, computer technology, 3 years. Aral pa tayo, level 2. So, sa TUP kasi, meron ka pang
May level 1, may level 2. Level 1, 3 years lang. Kung gusto mo mag-level up, level 2, magdadagdag ka ng another years. Then sa TUP may pagpipilian ka. Yung computer technology, pwede mo ipagpatuloy as computer teacher, pwede rin naman computer engineering. Computer teacher yung pinili kong path, obviously. So, nagdagdag na lang ako ng... So, inaral ko yung computer teaching for another 1.5 years and then na-graduate na ako. So, sa TUP pa din ako graduate as a computer teacher. Okay? At... So, yun. After, by the way, after mong ma-graduate ng isang teacher, hindi ka pa talaga professional teacher. Kasi kami mga teacher is kakailanganin nyo pa mag-take ng board exam. So, para kami mga, yung mga nurses, mga lawyer. Parte kami ng PRC. So, kailangan namin mag-take ng professional, ng exam, ng board exam, para maging isang pro teacher. Kasi kapag pagka-graduate mo, hindi ka pa pro teacher. Ang tawag sa'yo, para. Para teacher ang tawag. So, kailangan mo mag-take ng board exam para matawag kang professional teacher. Okay? So, nag-take ako ng board exam. So, kailangan ko mag-take ng board exam, but then, kailangan ko mag-review muna. Mag-review ako for the board exam. And it took me 6 months. After ng 6 months, saka pa lang ako nakapag-exam. And during that time, naghanap ako ng trabaho. Yan. So, pagka-graduate ko as a computer teacher, naghanap ako ng trabaho. And sa unang kumpanya pa lang napuntahan ko is natanggap na ako. So, balikan natin yung question. Kung bagong graduate ka at gusto mo magtrabaho, may makukuha ka pa kaya na trabaho? Depende. Una, depende sa pinag-aralan mo, sa taas ng pinag-aralan mo. Depende kung may connection ka sa loob ng kumpanya na pagtatrabahuhan mo. Okay? So, ayun yung sagot. Ayun yung maikling sagot. Depende sa taas na pinag-aralan, depende sa connections, minsan depende pa sa edad mo. Kasi karaniwan, ang tinatanggap ng mga companies during my time is around mga 18 hanggang, I guess, 30 to 35. May ano na. Pag lumagpas na doon yung edad mo, di ka natanggap. So, ayun yung maikling sagot. Depende. So, ayun lang, thanks for watching.